Isang magandang hapon sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga masusugid na taga-subaybay ng programang ito. Kumusta sa aming mga mag-aaral sa ika-apat na baita? Nagagalak kaming makasama kayong muli sa programang ito, ang Paaralang Panghimpapawid. Sa istasyong ito na siyang maging gabay sa mga aralin ninyo sa ikalawang markahan. Ako ang inyong lingkod, Teacher Bessie. At ako naman si Teacher Febby. Magandang araw at welcome sa second episode ng Module 2 ng Araling Panlipunan sa hapong ito. Mga bata, ihanda na ang mga sarili para sa 20 minutong talakayan. Dali! Kunin ang Module 2 sa Araling Panlipunan at ihanda din ang lapis at answer sheet ninyo. Tungkol sa ano ang ating tinalakay kahapon? Bago natin sisimulan ang ating aralin sa hapong ito, magbalik-aral muna tayo sa ating tinalakay kahapon. Ang tinalakay natin kahapon ay tungkol sa kaugnayan ng kapaligiran ng tao sa kanyang mga gawaing pangkabuhayan araw-araw. Tama! Ano-ano nga ba ang maaaring gawaing pangkabuhayan ng tao ayon sa kapaligiran nito? Ang maaaring pangkabuhayan ng tao ay ang pagsasaka kung siya ay naninirahan sa malalawak na kapatagan. Magaling! Kung malapit sa dagat o katubigan, ano naman ang pwede niyang maging pangkabuhayan? Pangingisda ang kanyang maging gawain. Tumpak na sagot! Ano naman ang pangkabuhayan ng mga naninirahan sa lungsod o syudad at sa kanayunan kung saan maraming mga potensyal na mamimili ng mga pangunahing pangangailangan? Tama! Pagninegosyo! Mga bata, ang mga gawaing pangkabuhayan ng mga tao sa iba't ibang lokasyon ng bansa ay iniaangkop o iniuugnay sa kanilang kapaligiran. Dahil sa iba't ibang gawaing pangkabuhayan ng tao, nagkakaroon ng mga produkto at kalakal na matatagpuan din sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Teacher Bessie, paano kaya iniaangkop ng tao ang kanyang pangangailangan sa kanyang kapaligiran? Teacher Febby, mabigyang kasagutan ang tanong na iyan dahil iyan ang tatalakay natin ngayon. Sa araling ito ay matutukoy at maihahambing mo ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa iba't ibang lokasyon ng ating bansa. Ikaw rin ay makapagbibigay katwiran sa pag-aangkop ng mga tao sa kapaligiran upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at mauunawaan ang iba't ibang pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Nais kong pag-ukulan ninyo ng pansin ang suriin sa pahina pangalawa hanggang pahina anim upang mas lalong mapalalim ang iyong kaalaman. Mga bata, ilarawan mo nga ang pagsasaka sa Pilipinas at ang mga produkto nito. Matatagpuan sa Pilipinas ang iba't ibang uri ng yamang lupa. Kaya may iba't ibang produkto tayo, gaya ng palay, mais, niyog, pinya, abaka, saging, mangga, kape, tabako, bulak, halamang ugat, gulay at iba't ibang uri ng mga bulaklak. Wow! Ang galing! Saan sa
saan namang dako ng Pilipinas matatagpuan ang mga produktong ito. Ang malawak na taniman ng palay ay matatagpuan sa gitnang Luzon, malawak na niyugan sa probinsya ng Quezon, taniman ng abaka sa Bicol. Nangunguna sa pagtatanim ng mais ang Cebu, matatamis na bangga sa Guimaras, sa Tagaytay at lalawigang bulubundukin tulad ng Baguio, ang taniman ng mga gulay, mga prutas at mga bulaklak. Malalawak na taniman ng tubo, saging at kahel ay sa Negros Occidental, kapi naman sa Batangas at Mindoro. Sa Bukidnon at Cotabato ay may pinakamalawak na taniman ng pinya at sa Davao naman ang masasarap na durian. Tama ang mga sinabi mo! Ano-ano naman ang masasabi ninyo tungkol sa pangingisda natin at mga produkto nito? Malawak ang palaisdaan ng bansa. Sariwa at masarap ang mga isdang nahuhuli sa karagatan, dagat, look at ilog ng Pilipinas. Ilan sa mga isdang ito ay ang tuna, bangos, tilapia, alimango at marami rin pusit, hipon, sugpo, alimasag at alimango. May mga produkto ring makukuha sa ilalim ng dagat tulad ng perlas at kabibe na ginagawang palamuti. Kilala sa mayaman at malaking pangisdaan sa Pilipinas ang luok ng Sarangani, Dagat Visayas, Dagat Samar, Dagat Sulu, Gulpo ng Davao, Gulpo ng Lingayen at luok ng Butuan sa Agusan. Yehe! Kaya pala marami tayong pagkain galing sa tubig dahil sagana tayo sa likas na yamang tubig. Ano naman ang mga produkto sa pagmimina? Ang bansa natin ay mayaman sa mga minerales, kaya maraming mga Pilipino ang nagtatrabaho sa minahan. Isa ang Pilipinas sa mga nangunguna sa produksyon ng tanso, ginto at chromite. Ang mga lugar ng Baguio, Camarines Norte at Davao ay kilala sa mina ng ginto. Ang malalaking minahan ng tanso ay nasa Surigao, Cebu, Pangasinan, Isabela at Zamboanga del Sur. Minahan ng pilak sa Batangas, marmol sa Romblon, sa Palawan at Cebu ang minahan ng petrolyo. Ayan, narinig niyo ang tungkol sa mga produktong pagmimina. Alamin naman natin ang iba't ibang pangkabuhayan, produkto at kalakal ng ating bansa. Alam niyo ba na ang Iloilo ay kilala sa masarap na biskotso, matamis na kalamay, ang sa Bohol, tiyaya ng Bacolod at pinatuyong mangga at matamis na mani ng Cebu. Ang Mindanao ay hindi nagpapahuli sa produktong yari sa Cavite, paggawa ng alahas mula sa perlas at paghahabi ng tela, matitibay na bag at sapatos sa Marikina. Ang alak tulad ng tuba at lampanog ay produkto ng Quezon at Laguna. Kung susuriin, ang pagkakahawig at pagkakaiba ng mga produkto at kalakal sa iba't ibang bahagi ng bansa ay naaayon sa kapaligiran. Mula sa kanyang kapaligiran, pinauunlad ng tao ang mga hilaw na materyal batay sa kanyang kakayahan at pangangailangan. Kung kaya, hindi lahat ng tao ay nagsasaka, nangingisda o nagmimina. Sa gayon, natutugunan ng tao ang kanyang pangangailangan. Ngayon mga bata, subukin natin ang inyong kaalaman. Ibigay ang produkto sa lalawigang katatagpuan nito. Halimbawa, anong lugar ang kilala sa paggawaan ng bag at sapatos? Tama!
Ang lugar na kilala sa paggawaan ng bag at sapatos ay sa Marikina. Tama! Ang sunod ay Kalamay. Siyempre sa Bohol. Correct ka dyan. Ang sunod ay Tuna. Sa General Santos City. Tama! Sa puntong ito, ibigay ninyo ang mga produkto sa lugar na aking babanggitin. Una ay ang Davao. Ang sagot ay Dorian. Tamang-tama! Ang sunod ay Pinya. Bukid nun yan! Saan naman ang malawak na taniman ng abaka? Tumpa sa Bicol. Mga bata, dapat ninyong tandaan na iaangkop ng tao ang kanyang kapaligiran sa kanyang pangangailangan. At dito nagtatapos ang aralin natin ngayong hapon. Ang aming mainit na pasasalamat sa mga taong naging kaagapay namin sa hapong ito. Una, sa aming school principal na si Mr. Jimuel Galay. Sa aming assistant principal na si Mr. Dennis Aceron. Kay Miss Katin Grace Abing naman ang aming technical operator. At sa aming scriptwriter na si Mrs. Emeline G. Doria. At sa istasyong ito na ipinagpapatuloy ang programang School on the Air ng Dibisyon ng Cagayan de Oro City sa pamumuno ni Dr. Cherimy L. Limbaco. Kami muli ang inyong lingkod, Teacher Bessie, Teacher Febby, hanggang sa muli! Paalam! I have